Hi guys, ito todo ko today na ipropagate now sa wakas ang aking black velvet alocasia or alocasia black velvet. Parang medyo mahihirapan yata kapag hiwa-hiwalayin kasi look guys, oh, ang dami na nila. Diba? Tingnan mo. So, samahan nyo ako habang pinopropagate ko or ina-upload ko ito isa-isa. At sana walang masira sa kanila kasi sayang naman ang ganda ng mga to kung masisira lang. Diba? So, let's give them a chance para mabuhay din. Ano? Lalo sa mga klase nitong halaman din. Well, lahat naman ng halaman, pabigyan ng halaga. Hindi ko naman sinasabi yun, no? Piliin lang. What I'm trying to say is, especially those inaalagaan natin, is kailangan din nating ingatan. Okay? So, ito guys, isa-isahin natin gamit ang aking, of course, spatula. So, medyo maliliit pero dalawa, so bali magiging dalawa to. Okay, right, two beautiful plants mangyayari. So ilagay muna natin dito. That's ready. Ang sipag talaga mga anak nitong aking black velvet. Actually uunahin ko yung mga maliliit muna. So far, so good naman itong isa. And i-uproot ko na rin itong mother plant. Which, actually, nandito lahat. Siguro mga apat pa to. Medyo marupok na yung kanyang plant kasi matagal na talaga. Ito, guys. Ang ating mother plant. Actually, ano to? Hiwalay ko. Ito. So, ito pang lima na maraming dahon. Well, tatlo. Dalawa, may pasibol na isa. Ito guys, isang leaf din lang. Kahit isang leaf lang, mabubuhay din yan kasi may roots na eh. Ayan. Tapos ito, dito nakakabit siya. Pwede naman siyang ihiwalay lang ganyan. Oh, sorry. Oh, ito rin dito. Mas kita nyo ba guys? Ayan. Ito. Tatlo yung dahon. Ang dami oh. Where's Kuya? Another one here, guys. Ito, oh. Dalawa. Kuya is calling you there, Kadao. Let's play. Here, another one. Yay, may roots na rin. Ito, pag tinanim natin, for sure, kailangan nilang nasa shaded area. Hindi muna dapat maarawan. Right. Ito actually ang mother plant, guys. Pero, nakikita nyo dito, oh. Dito sa tapat, sa top niya. Actually, pwede na rin ihiwalay ito, eh. Pwede na rin itong ihiwalay. Kaya lang, ang worry ko is, baka masira ko. Pero, ayan oh, umuugat na rin eh. Pwede na to. Actually, pwede ko na siyang ihiwalay. Pero, kailangan talaga dahan-dahan. Medyo, actually, may pausbong na rin dito oh. Ayan guys, sayang. Try ko
Actually, itong ano, black velvet, napansin ko lang. Kasi nung last na nag-propagate ako, is mas lalong ano, dumami yung anak nito eh, kesa nung una. Tatlo lang yung plants na nakuha ko. Medyo na mahirap guys, pero so, nasira ko na yung isang dahon. Oh. Ayan yung isang ano naputol, pero that's fine. Ito. Mabubuhay naman to guys. Kasi basta as long na may bulb siya dyan. Buhay yan. Ang hindi mabubuhay is kung itong stem lang dito. No, hindi yan mabubuhay. Kung yung stem lang. Pero ito na may bulb, magkakaroots yan dyan. So, ito yung natira. Which is ito po. Sorry, tanggalin ko na to. Wala na mangyayari. Like ito guys. Actually, hindi ko alam. Well, may possibility na magkakaroots to kasi meron siyang kunting bulb dito. Pero yung dahon is totally talaga na ano siya, na ayan o, bumuka. Pero itry ko din. Itry ko lang na itanim kung mabubuhay siya. Ito isang leaf. So, ito yung natira, guys. As usual, yung mother plant. So, ito yung roots. Madami pa dito. For sure dito pag tinanim ko kasi maraming bulb na naiwan dito. Ano te? Dito ko rin itatanim. Maraming mabubuhay. Hindi ko in-expect actually na ganito ka pala karaming plants or baby plants makukuha ko sa mother plants. Guys, yung medyo malalaki, 5. And yung medyo maliliit, or including dito sa isang dahon na may konting bulb, is 6. So imagine that, I got 11 total of baby plants. Mapaparami natin ang atin black velvet. Right now guys, umpitsahan na natin itanim sa ating soilless potting mix, which is actually composed of acacia leaves. So what you do, unting hole lang dyan sa gitna, and then you can dip this down. Yan lang guys, sure magugustuhan niya to, gustong gusto nila to, mga ganitong mixture. Okay, yung pating mix. Madami na naman ang aking alaga. Well, kung sinong gustong bumili, pwede rin. Diba? Right, guys. Konting kwento lang. Meron akong alam na, you know, like they're saying, they don't sell their plants. They just share it for free. Well, lucky enough, diba? If, you're not really selling, you don't ask for money for your plants. Ako, I'm not ashamed to tell that yes, I do sell my plants because aside from wala akong trabaho, I think yes, kailangan ko rin naman you know, it's not like nag-a-ask ako to compensate my time and effort para mapalaki itong mga halaman. But, you know, it's the fulfillment that you feel, or sa akin, I feel, na, you know, in exchange of that, in exchange of my effort, ganyan, parang kumita ako. Diba? So, I don't think there's nothing wrong with that. Okay, so, I'm saying, yung effort na parang nilagay ko sa pag-aalaga ng aking mga halaman is like, iba yung fulfillment na parang meron siyang ano, value. Yung tipong ganun. So, iba yung fulfillment, diba? And I'm not overpricing naman the plants. So, I think there's nothing wrong with that. So, yun lang naman yung aking thoughts about that. Eh, di kung gusto nilang ibigay lang yung halaman nila, why not?
pahingi. Pahingi po. So, guys, look at this one. Meron ano, isang down to unfurl here, and I can guarantee you this is going to unfurl kahit katatanim lang ito, as long na moist lang yung soil niya. Kasi parang yung mga gabi din to eh, kahit hindi pa sila established, as long na moist yung kanilang roots, and you know, like damp cane as well, even aglaonema, pare-pareho sila, napansin ko, you know. As long na may new sprout or it's a leaf that is to unfurl, mag-unfurl yan. So, let's wait for that cookie. Another one. So, natapos na ako nitong limang malalaki. And sa maliliit, I think, I'm going to put them in a small pots also. So guys, natapos na ako dito sa limang malalaki na plants. So I've got this one. Well, I'm thinking, I'm not sure kung sa pots ko rin sila i-ano, tatanim. Parang sayang. So meron pa akong 6 na. Hi guys, so ito na yung aking na ihiwalay na mga bagong tanim sa ating mother plant na Black Velvet Alocasia. So the new babies in total, 11. And that makes 12, including yung mother plant. Nakakatuwa lang kasi that was like 2 months ago. May tatlo din akong naihiwalay. And ito, ang bilis niya ako actually mag-tumubo ulit. So, now, in my own experiment, mas dumami actually yung anak niya noong nagalaw ko yung roots. You know, parang... Siyempre kasi hiniwalay ko yung mga bagong babies noon. So I think that's the main reason na naging active yung pagdami ng mga babies niya. Okay. That's it for now guys. And thank you for watching again. Sana nagustuhan niyo yung video na to sa aking pagtatanim. And if you do like this video, please give it a like. At pakishare na rin sa mga plant enthusiast na katulad natin. And consider subscribing my channel kung gusto nyo pong magkaroon ng more updates about sa plants. Maraming salamat. Bye-bye.